Guys, ikukwento ko lang sa inyo yung napakasamang experience namin sa Lalamove. Yung excited kang bumili ng trolley dahil gusto mong gawin yung trabaho mo ng maayos. Pero ganito yung nangyari. Nakakagigil, panoorin nyo hanggang huli. So, dito na kami sa parking at tapos lang namin bumili nung trolley sa Stanley. So, Stanley na yung tatak na pinili ko kasi merong dong isa na mas mura kaya lang plastic yung gulong. So, we decided to buy the Stanley brand. Ganun lang siya kadali, oh, pag ipo-fold nyo. Ayan. Tatapakan nyo lang yung silver na part na yun. Ayan na. Kakarire na namin ang aming bagong trabaho bilang kargador. So, this is Lalamove Serie Day 1. So, wala pa kaming booking. Kaya, ewan kung anong maganap. Guys, magandang buhay! So, nakabili na tayo ng trolley for our Lalamove delivery business. So, this is our day 2 actually. Pero nung day 1, rumatsyada na kami kaso wala nga kaming trolley. So, hindi kami masyadong nakakuha ng mga booking. So, ngayon tatry natin pag may trolley na kung makakarami pa. So, samahan nyo kami sa aming Lalamove Serie. So, guys, ayan, nakakuha kami ng booking. So, first time namin tumanggap ng malayuan. So, i-receive namin yung item dito sa Receiver Street sa Las Piñas. Then, dadali namin siya sa Langkaan sa Dasma. So, ayan, nakuha namin yung item. Ayan yung lalaking binigyan ko na abono kuno. Ayan, ayan ang itsura. Baka kilala nyo yan. Napakasama. So, ayan, diba? Dire-diretso kami hanggang Langkaan. Hanap-hanap kami doon. So, ayun, pagdating namin dun sa bahay, hindi daw dun nakatira yung taong hinahanap namin. Tinatawagan ko, wala na. So, ayan, sa sobrang gigil, dumiretso kami sa barangay para ipablatter yung nangyari. Yun dun mo lang marirealize na talagang nagpaloko ka. Ganun, nakakainis. Yung pinagod ka pa hanggang from Las Piñas to Dasma, tapos ba diba, fake booking lang pala. So, ayan, ginalugad namin sila sa CAA. Baka may nakakakilala sa kanila. Kasi nga, yun yung pagkakamali ko, hindi ko tinanggal yung face mask. Sa pagkatakot ko dun sa COVID, syempre, ingat-ingat din, ba diba? So, ayan, so kasama namin yung barangay, pinuntahan namin tong receiver. Nagkalat ang mga manluloko dito sa CAA, nakakagigil. Sa pag-observe ko sa 3 days sa Lalamove, hindi ako nag-a-accept ng booking pero tinitignan ko lang yung pasok ng booking. Puro talaga pa abono, grabe. Dapat sugpuin to ni Lalamove kasi puro fake booking, no? Kawawa naman. May mga nag-a-accept eh. So siguro mga katulad din namin na first timer. Talagang kawawa. Kaya nung nagpunta kami sa barangay, sabi talaga Lalamove again. So, ibig sabihin, ang daming nabibiktima. Ang sa akin lang, dapat gawan po ng paraan ni Lalamove na maghigpit sila bago ma-download ang kanilang delivery apps. Kasi kawawa naman yung mga delivery partners nila, di ba? Naghahangad kumita, lalo pang napapahamak. Diyan po siya galing, mami. Diyan po siya galing sa loob. Opo, dito po siya naghintay eh. Oh. Dito niya po ako pinara kanina eh. Receiver ko. Doon kasi ano na eh, 29. Wala po eh, wala. May picture po kaso syempre hindi... Ayun nga, syempre. Dito kaya mag-picture, di ba dito? Doon po. Doon sa likod ng kotse po namin.
isang weekend natin pag naka-Christmas. Book po sa kanya yung ano eh, taga-Dasma daw po, sabi ng Lalamove. So, nandito siya. Nung pinintong ano. Sa Facebook niya po, Justin Maple. Saan po ba yung mga paupahan? Malamang naungupahan po. Hat, dapat sa... Kuya, sa mga paupahan kaya? Kasi kung modus to, talagang baka naungupahan lang. Nakita niyo talaga, be. So, sa tingin nyo, taga doon? Naglakad papunta doon? Ayan, naalis na sila. Hindi namin nakita. Pero, may nagsabi na doon banda sa dulod ng maingat yung gumawa ng ganun. So, walang magagawa kundi uwi na kami. Ay, Diyos ko. Mga hayop. So, eto, uwi na kami yung duhaan. Uwi ng bahay. Time check. Alas 11 na ng gabi. Galing barangay. Galing kami ng barangay, pero pinuntahan namin yung tao, wala rin naman nangyari. Hindi namin alam kung pinagtatakpan lang yun, kilala nila, or whatever. So, pauwi na kami. So, ayun guys, ang nangyari, umuwi kaming duhaan. So, tumawag ako sa Lalamove. Kasi sabi ko, we're just doing our job. Kaya namin inaccept yung booking. And this is our first time na tumanggap na with abono. Akala ko kasi, normal lang yun sa Lalamove na mag-abono ka. Tapos, kumbaga, babayaran pagdating dun sa delivery. Kasi ako minsan, nagawa ko na rin yun sa booking ko. Pero marami talagang masasamang tao. So, if I were you, sa mga delivery partners ng Lalamove or sa other delivery company, huwag po kayong mag-aabono. Although, sabi ni Lalamove, kung may resibo daw, bibilin daw nila yung item. Pero, di ba, most of the time, pag nagpapadeliver naman tayo at may kukunin tayong mga item, wala namang resibo. So, lugi tayo sa part na yon. Kasi walang pakialam si Lalamove. Makukuha lang nila yung 20% commission nila. Then, tayo yung kawawa. Katulad namin, sa part namin, 5,000 yung inabono namin. Kumbaga, malaking pera yon. Bumili pa ako ng trolley, that's 3,600. Then, walang nangyari. Nagpagas pa kami papuntang Dasma ng 1,000. Sa paghahangad namin na magkakita ng 906. At para mapabuting ratings namin sa Lalamove, talagang nagpakitang gilas kami. Pero at the end of the day, pagdating namin dun sa Dasma, Langkaan anong subdivision yon, Village Park, Langkaan, Dasma, Cavite. Wala, fake booking, wala doon yung tao. So hindi namin alam kung kasabot yung bahay na yon, pero yun lang, kumbaga ang lesson dito, huwag kayong mag-aabono. So kung ganyan yung papadeliver sa inyo with abono, huwag niyo na tanggapin, i-cancel niyo, tumawag kayo sa Lalamove na hindi niyo i-accept yung booking dahil ganito ganun. So kumbaga hindi yun makakababa sa ratings niyo. Tsaka huwag niyo na isipin yung ratings. Kasi kumbaga dapat maging wise kayo. So, ito yung taong nang loko sa amin. Pakitandaan niyo ang mukhang ito, baka mabiktima rin kayo. So, nag-stay siya dito sa CAA Las Piñas. Mag-ingat sa pagmumukhang yan. Ayan, super bait pa nung kausap namin, di ba? Yung pala, ay nako. Good luck na lang sa'yo kung ang magdadala niyan. Sa pangluloko mo sa mga tao na naghahanap buhay ng patas.